Good morning, Pilipinas. Good morning, Taiwan. Mukha naman, di ba? Morning face. Nagilamos na, pero mukha pa rin bagong gising. So, uunahan ko na po kayo. Kung magustuhan niyo itong video na to, please share this video. Share, share, at saka share. Bakit? Ito po ay combo message namin ni Lenzy Lawan at napagtanto kong galit na galit pala siya sa akin. Ngayon ko lang nalaman kasi ngayon ko lang niya ako piniin. At siguro ngayon lang niya ako napansin. Kaya ganyan. So, itong combo na to is nanggaling sa post niya. Kasi dito sa post niya, nabwisit ako dahil hindi naman post niya, no? Post ng ibang tao na sinasabi dun sa video na yon na nakauwi na si Lenzy Lawan. Na si Dolly, kano, binitbit na siya ni Dolly, nasa Dolly na siya. So, fake news. Dito sa gantong bagay, dapat pagtatanggol ko siya. Kilala niyo yung mga vlogs ko sa kung sino yung pinapanigan ko o yung tama para sa akin lang ha. Yun ang papanigan ko. Either naging kaaway ko siya dati or na-criticize ko siya dati o hindi. But this time, nag-comment ako dun sa video na napanood ko kasi mali naman talaga about Lenzy Lawan. Tsaka, makikita niyo dun sa mga video ko na iba, sabi ko, huwag kayong magbibigay ng fake news sa ibang tao, lalo na pag hindi totoo. Kasi pinagtatawanan lang tayo. Tulad niya, pinagtatawanan niya tayo, di ba? So, nalaman ko na galit siya sa akin. Dahil, ito yung combo, babasahin ko po sa inyo. Dali lang, pinasa ko yun eh. In-screenshot ko kasi baka mawala na naman. Ganito. A combo namin since dun sa group chat is ito. Sabi ko sa comment dun sa video na yon, ate, minsan mag-isip ka kung magkaka-fake news ako naman. Malinaw ah. So, sinagot ako, ano? Para kanino ba yung comment mo? Sabi ni Len. I'm not pro si Lawan. Pero yung mga nagpapakalat ng ganyan, hindi maganda. Ang sagot ko. So, parang galit na siya kaagad nun. Sabi niya, wala naman akong sinabi. I'll just asking kung kanino ang comment mo. Sorry, hindi ko kasi na-gets. Okay. Sabi niya, ang alam ko, isa ka rin sa YouTuber na todo mura sa akin. Tama ba? Sumagot po ako, yes, with smiling face. Totoo naman. Diba? Hindi ko ipagkakaila yun. At hinding-hindi ako magbubura ng kahit isang video. Kasi, YouTuber nga ho ako. Diba? YouTuber ako, pag binura ko yon mawawala yung kita ko. Tama ba? Sabi ko, hindi kita mumurahin kung di tama ang kumakalaban sa'yo. Unless, pagtanggol pa kita, lalo niyan, di tama magkalat ng fake news. Para sa akin, hindi ko siya mumurahin kung may sinasabi sa kanyang mali. Diba? Pagtatanggol ko pa siya kasi nakikita ko yung muta ko. pagtatanggol ko siya kasi mali nga yung sinasabi tungkol sa kanya. Sabi ko sa kanya pa, sa tama lang tayo. Kung alam mo, tama ang pinaglalaban mo, go. Indeed, sabi niya. So, tama pala na ang pangulo lang, ang mura lang, mura sa taong bayan at nilapastangan ng buong Nazareno, okay lang yun sa'yo. Like your comment, sabi niya, meaning,
like your comment. Hindi po ako nagla-like ng comment ko. Diba? Hindi ko ugali yun eh. Minura mo ako, tama ba? Sabi niya. Sabi ko nga, yes eh. Diba? Salamat, sabi niya. Fruit it na nilapastangan niya ang Nazareno, sabi ko. Iba-iba tayo ng paniniwala, te, sabi ko. So, may opinion ka, meron ako, meron din sila. Tapos sabi ko, ang layo naman ang sagot mo sa comment ko. Pinagtanggol na nga kita sa tao eh. Galit ka pa? Sabi kong ganun. Malayo yung komento niya kasi ang pinopoint out na niya dun sa comment is ako. Diba? Hindi naman ako takot makapunta sa comment box, pero sa tamang video, kunyari ako, naguhubad ako dito, komentuhan mo ako. Eh, komentuhan mo ako ng iba. Mali, diba? Dapat akma dun sa video para masundan ng viewers kung bakit yun ang komento mo. Tama ba? Para malinaw, hindi yung talon-talon. Sorry. Sabi niya, ipinagtanggol mo ko? Dahil ano? Ang murahin ako at ang pagkalat ng fake news laban sa akin ay walang pagkakaiba. In fact, ay walang may nakapag-record sa video mo, hindi lang yung pagmumura mo sa akin, pati na yung alaw na alaw ko na ako ay nasa Pinas na kuno. Hindi ba fake news yon? Halongkatin mo kung nasa Pilipinas, may sinabi ako na nasa Pilipinas ka na. Before say other words to other people na hindi sumasang-ayon sa'yo, alamin mo munang maigi. Kasi ako, ini-stalk kita, totoo. Yes. Stalk na stalk ako sa'yo, te. In-ad friend pa nga kita. Kasi, uulitin ko, I'm a vlogger. At pinagkakakitaan ko ang bawat video na sasapul sa YouTube ko. Sa YouTube channel ko. So, lahat ng sasabihin ko sa YouTube ko, wala akong buburahin at matapang akong haharapin yun. Lalo na yung sinasabi mong pagmumura ko sa'yo. Yes, aminado ko. Minura kita. Pwedeng-pwede mo ako idemanda. Pero make it sure na sinabi ko sa video ko na nasa Pilipinas ka na. At make it sure, ate, na ginagawan kita ng fake news. Dahil lahat ng sinabi ko sa video ko ay may basihan, may kumalat na na petition for you. Alam yan ng lahat na nag-subscribe sa akin at ang mga tao sa paligid ko at yung mismong gumawa ng petition. Diba? Gusto kong mag-live. Gusto kong ayoko kitang patulan sa PM kasi hindi ako kikita dun. Buka-buka lang. Tsaka gusto ko marami nakakakita. Siyempre, sasabay ako sa agos ng pagsikat mo, diba? Sabi ko pa ganito, ano ba pinaglalaban mo pa sa usapan natin? Isa pa, Inday, siguro taliwas ang paniniwala mo sa paniniwala ko. Pero di ko pinagdasal at gumawa ng kwento para sa'yo, sabi ko sa kanya. Tapos, ingats. Sagot niya, hindi mo pala alam nakisawsaw ka. Okay, PME. Nakisawsaw ako. Saan? Sa video mo, kung ano yung nakita kong video mo, nung yun lang kasi yung sikat mong video eh. Doon ako nakisawsaw.
Kasi, uulitin ko, I'm a vlogger. Gagawin ko yung gusto kong video. Diba? Kasi vlogger ako. Sabi niya, hindi ba? May record sila. Wag yung dapat yung record sila. Dapat record ikaw. Lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, dapat may record ka. Diba? Ikaw ang mag-ingat. Dito ka rin sa Taiwan, diba? Mag-ingat. Ako ang mag-ingat. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ito yung pinakaayaw ko sa lahat eh. Yung pinagbabantaan mo ako. Hindi mo ako kilala. Pinagbantaan ba kita? Huwag mo sasabihin at ng mga tao mo na hindi mo ako pinagbantaan. Ang linaw oh. Ang linaw. Tapos sabi ko, nakisaw-saw saan? Ateng, it's your opinion, but galit ka? Dapat yun, it's my opinion, sorry. Nagbabanta, takot naman ako. Mangkukulam ka ba? Sabi ko. Huwag magbabanta, girl, bad yan. Proof mo yung sinabi ko, ha? Katakot ka naman, yaya. Walang burahan, sabi ko. Nakisaw-saw ka sa issue na totally, wala ka naman palang alam. Kung kailan tapos mo na ako minura sa YouTube mo, tsaka mo itanong sa akin kung anong ipinaglalaban ko. Noon mo tinanong sa akin 'yan bago mo ako minura. Ang masaklap doon sa taong 'yan, ginamit pa ang salitang dolin na kuno siya, sayang. Nagsundo sa akin. Kaya mo yun? Ano yun? Susundo sa'yo? Kung susunduin ka, kakayanin ko. Pero yung dole, sasabihin ng dole, alamin ko muna sa dole kung fake news. Ulitin ko, hindi ako nagpapakalat ng news na hindi totoo. Hindi ako nagsasalita pag hindi ko pa-confirm. Kaya nga ako nag-i-stalk eh. Sabi ko sa kanya, we're not close to ask you. Si Pangulo ba tinanong mo nung time na sinabi mo ang saloobin mo? Hindi, di ba? So funny, sabi ko sa kanya. Yun lang, not good sa panig na babae na yan, pagtatanggol kita, sabi ko sa kanya. Kasi ang sagot niya, ang masaklap doon, ang taong yan, ginamit pa ang salitang dole. Kaya ang sagot ko yun lang, not good sa panig ng babae na yan. Pagtatanggol kita. Pero kanya-kanya tayo ng opinion at paniniwala, sabi ko sa kanya. Yun ang sabi ko sa kanya. So, nag-PM na kami. Nag-PM na kami ni Ating. Ito yung PM namin. Babasahin ko po sa inyong lahat. Kasi, I'm a vlogger. At karapatan ko kung ano yung lalabas ko. Hindi ako natatakot. Lalo na sa'yo. Ito yung sabi ko sa kanya. Well, talaga te, minura kita. Yes, minura kita. Uulitin ko pa, ulit-ulit, minura kita. I'm proud of that, sabi ko. Tulad ng pangbabash mo sa Pangulo, di ba proud ka dun? So, proud akong ibinabash ka. At proud akong pinansin mo ko. Kaway-kaway. Sabi niya, good. At alam, give forward sa aking record at sabi na nakapag-record, andito ka rin daw. Yes! Andito ako. Pangbabash, hindi mo ba alam ang sinabi mo? Hindi ko daw alam ang sinasabi ko. Sabi ko doon, wala akong personal na galit sa'yo. Alam ko sinabi ko at hindi sa video mo. Biktima ka rin siguro ng mga YouTube uploader na sa caption pa lang magaling ka na kung DDS ka. Sabi ko doon, wala akong personal na galit sa'yo. Tapos sumagot ako, biktima? May enrollment ba ang DDS? Yun, nagtataka ako eh. DDS ka ba? DDS? Ganyan. May enrollment ba sa DDS? Kailangan ba ako mag-enroll para maging isang DDS? Bawal mo na ba pagtanggol din ang Pangulo? Ikaw nga, pinagtatanggol mo ngayon ng panig eh.
Sa Dilawan ba may enrollment? Sa DDS, parang walang enrollment kasi wala man akong taong kinausap bago kita kinriticize. Sabi niya pa, may video ko ba, ano? Ko ba na nakita mo na minura ko directly? Minura ko directly si Pangulo. Ano ba yan? Wala, nawala, nawala. May video ka ba? Visit naman itong mga nagsitext nito. May video ka ba na makita mong minura ang Pangulo directly? Sabi niya, umaasta kang DDS eh. Kahit ano ako, wala kang pakialam doon. Diba? Tapusin natin ang salitaan, sabi ko. Well, I'm a YouTuber. At yun ang pinili ko maging subject, ang video mo. Tulad mo, I have a freedom of speech. Kung minura kita, I just express my full opinion. And people love it. May nagmamahal sa'yo, may nagmamahal sa akin. Di lahat ng tao aayon sa'yo o sa akin. Okay? Sabi niya, ha ha ha, ang pagmumura kailanman hindi mo matatawag na opinion. At remember, private person ako, hindi ako public servant o politiko. Kaya nga, sabi ng video ko, hindi ako namimersonal. Public bang, sabi ko sa kanya, public lang ba ang dapat murahin? Pwede lahat, pero magkaiba tayo ko. As a private person, unlike sa public servant of politics, mas madali nga murahin ng pub ang private person eh. Diba? Sabi ko sa kanya, nagagalit ka te, sabi ko nga sa'yo, I'm a YouTuber. And express mo sarili mo, e-express ko din ang sarili ko. Tapos na yon, sabi ko, ha ha ha. Hindi ako YouTuber, dyan kayo nagkakamali. Ako nga. Sana nagalit ka. Sabi niya, ni Piso, hindi ako kumita sa video ko. I'm a YouTuber, please read carefully, sabi ko sa kanya. So ganito te, pinagtatanggol kita sa bandang nagsabi sa'yo na umuwi ka na. Video call tayo, pakita mo sana, ano? Ang gulo ng message ko. Sabi ko sa kanya noon, video call tayo. Kukunin ko yung side mo at nandyan ka pa sa sa Taiwan, sabi ko. Hindi para kampihan ka para malaman ng side mo. Debate kumbaga, sabi ko. Tapos tumawag siya kaso lang busy ako last time. Kaya sabi ko, busy ako later. Tapos nag-message ako. Alam mo ate, wala akong personal na galit sa'yo. Di ko lang gusto banat mo, pero opinion mo yon, gagalangin ko. Ay lang hindi mo nagustuhan doon. Galit na naman siya. Ganito te. Total, iba yung pinaglalaban mo. Ayun, ganito te, sabi ko sa kanya. Wala. Galit na galit siya sa akin eh. Sabi niya, walang problema, yun ang naging subject ng video ko. Kaya mo ako minura dahil may hindi mo nagustuhang banat ko, tama. Alin ang hindi mo gusto doon? Sagot, sabi niya. Ang pagmumura ng direkta sa individual ay may karapatang kaso. Alam mo ba yun? Yes. At kung kakasuhan mo ako, make it sure na lahat na nagmura sa'yo, ateng. Binabalaan kita. At lahat ng nang-bash sa'yo, lahat ng may sinabi sa'yo, at lahat ng taong nag-share ng post mo, is dapat mong kasuhan. Tandaan mo yung sinabi ko. Hindi ako natatakot sa'yo, hindi ako
natatakot umuwi ng Pilipinas. I'm ready anytime. Gustong-gusto ko yun. Sana libre pa masahe. Sabi ko sa kanya, kasuhan mo, go. Di pa ako natatakot tulad mo. Hintay ko. Kaya ako, hindi ako nagbunta ng direkta at laging kung ginagamit ang salitang kayo at nyo. Kasi marami kami nang babash sa'yo. Nagmumura ka nyo, kayo, para walang sabit. Diba? Pero, this time, isa lang taong pinupoint out ko. At ikaw yun. Sa vlog ko, ikaw ang subject ko. Sabi ko, ginagamit nyo ang yo kasi marami kami. Yun lang po. Yung pag-usap natin, gawin nating live, mas okay. Kasi dahil naman sa mga video na yan, kaya kaganyan, diba? Mas okay din yung live, sabi ko. Later na lang, busy po ako. Marami kayo? May pangalan ka ba doon? Kahit wala ako doon, sa anaasta mo, isa ako sa galit na galit, isa ka sa galit na galit ako. Ah, isa ako sa galit na galit ka. So, kasama ko doon. Sabi niya, mag-live ka. Iba ang topic ko sa mga live ko. Yun. Ewan ko sa'yo. Nasaktan ka lang kasi, sabi ko. Pointed ka eh. Yun na yun. Kalaban mo ang Pangulo. Pamahalaan tulad ng simpleng tao. So we have the right to respect to defense my president. Ang pagmumura, sabi niya dito, mag-live ka, walang pumipigil sa'yo. Wala pala eh. Bakit inis ka? Sabi kong ganun. Sabi niya, para kang bata. Sagot ako, bata pa naman ako. Hi ate, high blood ka. Actually, bata pa talaga ako. Bata ako. Bata pa ako. Tentaw ka na bate. Kung susumahin mo sa edad ko't edad mo. Walang magagalit kasi opinion ko yun eh. Unang-una, opinion ko yun. YouTube ko yun. Wall ko yun. So, ipopost ko yung gusto kong ipost. Re-react ako sa gusto ko i-react. Siyempre, kapirahan yun, di ba? So, gagawa ko ng paraan para magkapera. And, sad to say, ikaw yung napansin ko. Ikaw yung nagawa ko ng video. Ayun, sad to say talaga na ikaw yung na-video ko. I can't say sorry. Hindi ako magsusorry sa pagmumura ko kasi nasabi ko na yun. Karapatan ko yun, expression ko para sa Pangulo. Para sa pamahalaan. Pinaglalaban mo? Kung sino man yung mga pinaglalaban mo, paglaban mo lang yan. Tulad mo, hindi ako magsasorry. Kung umani ka man ng batiko sa akin, kung umani ka man ng sangkatutak na mura sa akin, that's my freedom of expression. At YouTube ko yon, wall ko yon. Kung kinapipaste man ng tao at napunta sa'yo, wala na ako dun. Yes, hindi ako magsusorry. Hindi ako magsusorry sa isang individual na ginawan ko ng video dahil wala akong ginagawang fake news. Wala akong sinabing pinauwi ka na, nakauwi ka na, or whatsoever. Kalkalin mo lahat ng videos ko regarding sa'yo. Meron akong list sa pagbabantay sa'yo. Yes, binabantayan kita kung kailan ka uuwi. At walang masama doon dahil I consider myself as a public figure kasi YouTuber nga po ako. At pinagkakakitaan ko ang bawat video na gagawin ko. So, gagawa ako ng video kung anong gusto kong video. Maghubad man ako, kahit anong gawin ko, i-criticize ko man kahit sino, may karapatan ako dun. Pero may karapatan din kayo talagang umangal. May karapatan kayong demanda kung may masama pa talaga. It's okay. Pero,
Tulad mo, tulad ng pinaglalaban mo, may freedom of expression ang bawat isa. So, sa'yo te, masasabi ko lang, ingat, ingat palagi. I don't say God bless. Hindi bagay. Pero ingat. Huwag kang maaasar sa isang tao na nag-criticize sa'yo. Dapat sa marami. Uulitin ko, kung ididimanda mo ko, dapat lahat ng nagmura, nag-criticize, at ng lait sa'yo, mumurahin mo. O, ididimanda mo. Nagbigay ka ng public opinion, sumasanggal lang kami. Walang magagalit dun. So, iba-iba kasi tayo ng paniniwala. May ipaniniwala ka, may paniniwala kami. Yung sinasabi mo, na okay lang ba sa'yo na sabihin ni Pangulong Duterte na in a public, na pininger ba? O ni-rape niya? Yung isang katulong niya? Totoo ba? At bakit hindi siya nakulong dun? Diba, pag-rape, nakukulong? Doon sa sinabi mong sinasareno, pinastos niya. Parang wala ako nakita nun eh. Pero meron ba? Baka hindi ko lang talaga nabasa. O that time, hindi pa ako gumagawa ng reaction videos ko. Pero, ang nakikita ko sa Pangulo ngayon, bawat hakbang niya, o bawat nagiging ano niya sa tao, magdasal tayo. Iba paniniwala mo eh. Sabi mo sa akin, 2017 pa, kritiko ka na ni Pangulong Duterte. Wala akong pakialam kung ilang taon ka na nagkikritiko. Ngayon lang ako nag-YouTube eh. Tsaka, wala akong pakialam sa earth nun. Hindi pa ako chismosa nun. Naging chismosa lang ako, tsaka pakialam merang impakta nung time na naging YouTuber ako. So, yan guys. Kayo na lang po ang humusga sa combo message namin at kung ano yung masasabi nyo. Yun lang sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. Oops! Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga videos. Teka. Huwag nyo ako ibablock ha. Sa mga nagustuhan ng video ko, pa-share naman para lalo sila magalit sa akin. Thank you po!